What's going on mga Jongo mga Jai? This is Mr. L, ang inyong pambansang dudong. Guys, kung bago lang kayo sa channel ko, please don't forget to click like and subscribe at hit yun na rin yung notification bell para updated kayo sa mga new videos ko. For today's video guys, I will share to you how to cook my own version or recipe ng pinakbet. So guys, kung excited na kayo, let's get started! Alright mga Jongo mga Jai, so ito yung ingredients natin for our pakbet for today. Una-una, meron tayong pork, kalabasa, talong, ampalaya, okra, sitaw, kamatis, bawang, sibuyas na pula, luya, paminta, asin, toyo, oyster sauce, at alamang. So guys, yung ating sahog, medyo may taba siya. So ipiprito muna natin siya para matanggal yung taba. And gusto ko rin kasi na yung sahog ng ating pakbet ay medyo crispy siya. So ngayon, lalagyan na natin ng asin yung ating pork at i-mix lang natin mabuti para ma-distribute yung alat sa ating sahog. So nagpapainit na ako ng pan. Lagyan na natin siya ng konting mantika kasi pag naprito na yung sahog natin, magmamantika siya. So, mas dadami yung mantika sa ating pan. Once mainit na yung mantika, pwede na natin ilagay yung ating pork. So, ikalat lang natin mabuti para pantay yung pagkaluto ng ating pork. So guys, yung gusto nating maging result nitong ating sahog, maging golden brown siya and crispy. I-mix lang natin siya every now and then para hindi siya masunog. So ayan na nga guys, medyo golden brown na siya pero kulang pa ng konti. So ayan na nga guys, luto na yung ating sahog and isiset aside muna natin siya kasi imimix natin siya mamaya pagkaluto na ng ating pakbet. Mag-iiwan ako ng konti para sa pag-isa sa ating bawang and sibuyas. So, pwede na nating ilagay ang ating bawang. Next nito ay ang ating sibuyas. Mix lang natin siyang mabuti. And pwede na natin isunod ang ating kamatis. Pwede na rin natin isunod yung ating luya. So guys, sa mga gulay naman natin, uunahin natin yung mga gulay na medyo matagal maluto. So ngayon, pwede na nating ilagay ang ating kalabasa. Mix lang natin mabuti.
At pwede na natin isunod ang ating talong. Mix lang natin sila ulit. And pwede na natin isunod ang ating ampalaya. Mix lang natin ulit. At ngayon, pwede natin ilagay ang alamang. Halo lang natin mabuti para ma-distribute siya sa lahat ng gulay. So, pwede na tayo maglagay ng tubig para merong sabaw. So, guys, sa version ko ng pakbet, gusto ko kasi yung medyo masabaw siya. Nag-i-enjoy ako sa sabaw actually. So, pwede na tayo magdagdag ng toyo. Lagyan din natin siya ng oyster sauce. Sunod natin ang ating okra. Mix lang natin sila ulit. Next is ang ating sitaw. Mix lang natin ulit. Lagyan din natin guys ng paminta para mas malasa yung ating pakbet. Pwede rin tayo maglagay ng asin. Pwede tayo maglagay ng seasoning para mas malasa ang ating pakbet. So ngayon, pwede na natin ihalo yung ating pritong sahog. Yan. So crispy-crispy yung ating pork. Halo lang natin mabuti. So, pagkatapos natin malagay yung ating sahog, pwede natin siyang takpan at lutuin ng mga 2 to 3 minutes. At ayan na, luto na ang ating pakbet. Pwede na natin iserve.
Alright guys, so ganun lang kadalian kasimple lutuin yung ating pinakbet. So guys, kung nag-enjoy at nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to click like and subscribe para updated kayo sa mga new videos ko. See you on my next video.